Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ng sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot sa suktulan ng puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahahalagang ari-arian doon ay tinupok din, anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang nagliligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babilonya. Do'y inalipin sila ng hari at ang kanyang mga anak hanggang ang Babilonya ay masakop ng Persya. Sa gayon natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa'y napamahinga sa loob ng 70 taon singkad. Upang matupad ang salitanyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang sinasaad. Ito ang pahayag ng haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem, samahan nawa siya ng Panginoon, ang kaniyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa natin ngayon ay isang maikling summary ng kasaysayan ng Israel. Naging masama ang mga pinuno sa kaharian ng Huda. Ginagaya nila ang mga kanumaldumal na ginawa ng mga bansa. Nagpadala ang Diyos sa mga propeta upang tawagin na kanilang pansin na bumalik na sa Panginoon, ngunit hindi nila ito binigyan ng pansin. Hinamak pa nila ang mga propeta. Kaya pinadala ng Diyos ang mga taga-Babilonya. Winasak nito ang muog ng lungsod ng Jerusalem. Sinira ang templo ng Diyos at pinatay ang maraming mga tao. Ang mga Hudyo na hindi namatay ay kanilang pinadala bilang bihag sa Babilonya. Naging mga alipin sila doon ng mga 70 taon. Kaya napabaya ng lupain ng Huda ng 70 taon. At ito'y nakapahinga. Ngunit mahabagin ang Diyos. Pinadala niya ang mga taga-Persya at tinalo ng mga ito ang mga Babylonians. Iba ang patakaran ni Ciro, ang hari ng Persya. Pinayagan ni Haring Ciro ang lahat ng mga bihag na umuwi na sa kanilang mga bayan. Kaya napahintulutan ang mga Hudyo na bumalik sa Huda at muling manirahan sa Jerusalem at dahan-dahan maitayo ang templong nasira. Ang kasaysayan ay hindi lang kwento ng mga makapangyarihan.
kumikilos ang Diyos sa kasaysayan. Siya ang nagbibigay ng direksyon sa mga pangyayari. Dahil sa kasamaan ng mga Israelita, natalo sila ng mga kaaway. Ginamit ng Diyos ang mga taga-Babilonya na parusahan ang kanyang bayan dahil sa hindi nila pagsunod sa kanyang kasunduan sa Diyos. Ang pagkasira ng Jerusalem at ng templo ng Diyos ay dahil sa kapabayaan ng mga Israelita. Sila tuloy ay napatapon sa Babilonya. Pero maaasahan ang pag-ibig ng Diyos. Kung hindi tapat ang mga tao, ang Diyos ay tapat. Kaya binibigyan niya ng pagkakataon na makabalik uli ang mga Hudyo sa Jerusalem. Ginamit naman ng Diyos ang mga Persians, lalo na si Haring Ciro ng mga Persians upang makabalik uli ang mga Hudyo sa kanilang bayan. Binigyan uli ng Diyos ang mga Israelita ng bagong pagkakataon na maging tapat sa kanilang Panginoon. Ikaw, O Panginoon, ang Panginoon ng kasaysayan. Nasa iyong kamay ang mga pangyayari sa aming mundo at sa aming buhay. Bigyan mo kami ng katalinuhan na hanapin ang iyong kalooban sa mga nangyayari sa mundo namin ngayon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First. Thank you.